Patuloy pa rin ang laban natin sa COVID-19. And together, we can beat the solution. B. Bawal walang mask. I. Sanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. C. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. B.I.B.A. Be the solution sa COVID-19. Ano ang coronavirus? Ang coronavirus ay nagdudulot ng sakit mula sa karaniwang dubo, sipon at lagnat hanggang sa mas malubhang sakit tulad ng Middle East Respiratory Syndrome o MERS at Severe Acute Respiratory Syndrome o SARS. Ang COVID-19 ay panibagong uri ng coronavirus na hindi pa nakikita sa tao noon. Ito ay hugis tennis ball na may mga spikes na madaling dumikit sa baga ng tao. Ayon sa World Health Organization, ang opisyal na pangalan ng sakit na dulot ng virus na ito ay COVID-19. Co para sa corona, V virus, D disease, at 19 dahil taong 2019 nang ito ay natuklasan. Ang mga sintomas ng COVID-19 ay ubo, sipon, mataas na lagnat at hirap sa paghinga. Kung ikaw ay nakararanas ng mga nabanggit na sintomas, agad magpakonsulta sa pinakamalapit na health facility upang malapatan ng agarang lunas. Sa malulubhang kaso, maaari itong humantong sa pneumonia, acute respiratory syndrome o pagkamatay. Wala pang gamot at bakuna laban sa COVID-19. Kaya kung may ubo, sipon o mataas na lagnat, sundin ang payo ng doktor tulad ng pag-inom ng gamot sa ubo, sipon o lagnat. Kung hirap sa paghinga, bibigyan ito ng oxygen. Tandaan, mahalagang magpakonsulta muna bago uminom ng kahit anong gamot. Kadalasang naipapasa ang COVID-19 sa malapitang pakikipagsalamuha sa ibang taong mayroon ito, gaya ng kasama sa bahay, trabaho o health facility. Upang mapalakas ang katawan at maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19, ugaliin ang paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. Magtakip ng bibig at ilong kapag uubo o babahin gamit ang malinis na tissue. Umiwas sa mga taong may lagnat, ubo at sipon. Siguraduhin maayos ang pagkakaluto ng mga pagkain tulad ng karne at isda. Uminom ng maraming tubig. At iwasan ang paghawak sa mga hayop na pag-alagala. Tandaan! Ang proteksyon ay nagmumula sa sarili. May magagawa ka. Alamin, tandaan, at iwasan ang COVID-19. Mahalagang paalala mula sa DOH, CHD Calabarzon, Health Education and Promotion Unit. You know that feeling where your thoughts scare you or make life tough? Sometimes it feels like no one else in the world has those thoughts or feelings. No one seems to know how difficult it is to deal with your feelings. And it's not easy to share your deepest secrets. You might think something is wrong with you. Or you might worry what other people think. And all of that makes your thoughts and feelings worse. Our culture has created this environment of shame. Until the 1960s, society sent people away if they had challenges managing their thoughts, emotions, and behaviors. Over time, we learned that we didn't have to be afraid. We learned how to help people get better. We became hopeful. But there are remnants of those images in our culture today, which is why some people still feel uncomfortable talking about it. The stigma has taken new forms too. With more access to more people all the time, it can seem like the world is telling us it's not okay to be anything but perfect. The truth is, everyone has thoughts or feelings that can be hard to deal with.
So why do we make it so difficult on ourselves by judging others who could be going through the same challenges we are? What if, instead of seeing labels, we saw people who are struggling and could be there for them so they didn't feel so alone? What if we looked past our fear of mental health and started to talk about it in a constructive way? What if, as a society, we used empowering words and healthy images to help people feel supported? Maybe then, more of us could feel comfortable telling others when we're having a hard time. Maybe more people would get the help they need. And maybe one day, we won't have to talk separately about mental health and physical health, but just health. The truth is, each of us has the power to change our culture. Will you join us? Share this video with a kid, your neighbor, a friend, and help us break the stigma of mental health.